Kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 araling panlipunan kasaysayan ng daigdig, aralin 22, mga pamana ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, please huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para maging updated ka sa mga future uploads at iba pang mga content natin na mga araling panlipunan crash courses. So mag-subscribe na po kayo sa School Career 101. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga pamana ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Magsisimula tayo sa mga pamana ng kabiasnan ng Mesopotamia. Natapos na nating talakayin ang kasaysayan ng kabiasnan ng Mesopotamia. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga mahalagang pamana nito sa daigdig. Nariyan muna ang sigurat, na matatandaan natin na isang istruktura na kung saan pinaparangalan at sinasamba ang Diyos o patron ng isang lungsod. Ang sigurat din ang naging sentro ng mga pamayanan. Sa kabias ng Mesopotamia rin, matatandaan natin naging ambag at malaki ang halaga ng Code of Hammurabi. Isa itong katipunan ng mga batas ni Hammurabi. Sa larangan naman ng panitikan, itinuturing ang Epic of Gilgamesh bilang kauna-unahang akdang pampanitikan sa buong daigdig. Naganap din ang kauna-unahang sistema ng paraan ng pagsulat sa buong daigdig ay nalinang din sa Sumer. Ito ay tinatawag na cuneiform. Ang sistemang cuneiform ay isa ring pamana ng kabihas ng Mesopotamia. Ilan pa sa mga pamana ng kabias ng Mesopotamia ay ang mga sumusunod. Nariyan ang water clock, paggawa ng unang mapa, sexagesimal system o ang pagbibilang ng nakabantay sa 60, at ang astronomiya. Ngayon naman ay pupunta tayo sa mga pamana ng kabias ng Indus. Narito ang iilan sa mga mahalagang pamana ng kabias ng Indus. Nariyan ang sewerage system na nagsimula sa lambak ng Mohenjo-Daro. Ang kauna-unahang paninirahan ay sumasa ilalim din sa tinatawag na urban o city planning. Sa larangan ng panitikan, naging ambag ng kabias ng Indus ang Ramayana at Mahabharata. Nariyan din ang Ayurveda o agham ng buhay, isang kaisipang pangmedisina. Iilan pa sa mga mahalagang pamana ng kabias ng Indus ay ang mga sumusunod. Una ay ang pamantayan ng bigat at sukat. Naging pamana din ng kabias ng Indus ang decimal system, paggamot at pagbubunot ng ngipin, halaga ng pay, gayon din ang Taj Mahal, ang pinagmula ng mga sumusunod din ng relihiyon katulad ng Hinduism, Buddhism, Jainism at Sikhism. Ngayon naman ay dadako tayo sa pamana ng kabias ng Chino. Natalakay na rin natin ang kasaysayan ng kabias ng Chino at narito ang mga sumusunod na mga mahalagang pamana ng kabias ng Chino. Una ay ang pagpapatayo ng Great Wall of China. Pangalawa ay ang I Ching o ang Classic of Change na isang prediksyon ukol sa iba't ibang bagay at sitwasyon sa buhay ng tao. Nariyan din ang Bingfa, ang Art of War, na itinuturing na isa sa kauna-unahan aklat ukol sa estratehiyang militar na isinulat ni Sun Zi or Sun Chu noong 510 BCE. Ang paniniwala din sa Feng Shui o Geomancy ay nagmula rin sa China. Ang kaisipang ito ay ukol sa tamang pagbalanse ng yin at yang upang makapagdulot na magandang hinaharap sa sinuman. Iba pang naging kontribusyon ng kabias ng Chino ay ang mga sumusunod. Una ang paggamit ng silk o seda. Pangalawa ay ang paggamit ng kalendaryo. Nariyan din ang paggamit ng star map, ang magnetic compass, ang seismograph, ang wheelbarrow, ang water clock, ang sundial, at ang chopsticks. Nariyan din ang paggamit ng abacus, pamaypay at payong. At yon ang mga sumusunod na pamana ng kabias ng Chino. Ngayon ay puntahan natin ang mga mahalagang pamana ng kabias ng Egypt. Nariyan ang sistema ng pagsulat na kung saan ito ay ang hieroglyphics. Ang Great Pyramid of Giza o libingan ng mga pharaoh ay isa rin sa pinakadakilang pamana ng kabias ng Egypt. Ang katawan ng isang yumao ay sumasailalim sa isang preserbasyon
bago ito tuluyang ilibing. At ang proseso na ito ay isa rin sa mga mahalagang ambag o pamana ng Egyptians at ito ay tinatawag na mummification. Iba pang kontribusyon ng mga Egyptians ay ang mga sumusunod, ang geometry, ang medisina tulad ng pagsasaayos ng nabaling buto, paggawa ng kalendaryo na may 365 days, at ang sagradong pagdiriwang. At yon ang mga naging pamana ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Ang Mesopotamia, ang Indus, ang Chino at ang Egypt. Ngayon ay pupunta tayo sa gawain sa pagkatuto. Narito ang iba't ibang mga kabiasnan. Ang gagawin natin ay ibibigay ang mga mahalagang pamana at sa susunod naman ay ibigay natin ang mga kahalagahan at kabuluhan ng mga pamana na ito. Isulat lamang ito sa isang buong papel. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel School Career 101. Magkita-kita tayo para sa susunod na video para sa Quarter 2, Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig.